Hey guys, welcome back dito sa ating channel, and today magre-review na naman tayo ng bagong game ngayon, and ang pangalan nga ng game na to ay Clash of Cars. Tara guys at tignan natin. So today guys, i-discuss ko sa inyo magkano nga ba yung kitaan natin dito, and syempre yung puhunan natin dito. Kasi nga pwede na natin laruin to guys, or na-launch na talaga ang game nila. So ngayon pwede natin makita kung magkano yung pwedeng kitain natin dito. Pero before we go there guys, sa gameplay naman, so titignan muna natin ulit itong website nila, and then contract nila, or kung legit nga ba ang itong game na to or ang devs nila dito. Tara guys, tignan natin. So Clash of Cars nga ang pangalan ng game na to, and then we can access the game here. We can click it here guys. Parang Telegram nga lang eh, pero akala ko nga Telegram. So pag-click ko, papunta pala ng game. So ito lang yung mga drivers naman dito guys, yung mga kailangan natin. So collect your cars, customize your cars with special abilities, master the racetrack. Mamaya papakita ko sa inyo yung gameplay naman dito sa loob ng game. So be the best driver in the world. So ito naman yung mga sasakyan naman dito. Kada sasakyan dito guys ay may kanya-kanyang rarity to dito. So mamaya papakita ko din sa inyo, and then may kanya-kanyang skills din yan sila lahat. And by the way guys, ito yung team nila. So docs naman yan siya guys, and titignan natin yan siya sa white paper naman nila. Ito yung white paper nila guys, yung team naman nila dito. So as you can see here, clickable naman to itong LinkedIn nila. So try natin tignan kung clickable nga ba or kung legit nga ba. So as you can see here, so meron siyang 500 plus na connections naman. So ito yung company website niya. Ito nga, directing siya dito guys sa Clash of Cars. So ito naman siya guys ay taga United Kingdom. So marami na siyang articles, marami na din siyang experience. And as you can see here naman guys, fully docs naman din itong team nila. So importante din to guys when it comes to gaming, or pagdating naman dito sa mga NFT games, importante din yung team kung legit nga ba team ng games. So tingnan niyo na lang to guys, andito yan sila lahat. Dito sa white paper nila, tignan nyo na lang to dito. So apat, kumbaga itong main talaga nila na team dito, apat sila lahat. So by the way guys, sa mga hindi nakakaalam, ang game na to ay nasa Solana. So kailangan nyo lang, mamaya papakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-create ng Phantom Wallet, or paano nga ba gumawa ng account dito sa Phantom Wallet. And syempre yung gas fee naman natin dito, paano mag cash in dito sa Solana, and then cash, mag-deposit naman dito sa game, paano bumili ng tokens, and syempre mag-withdraw naman dito. And syempre guys, pupuntahan naman natin sila dito ngayon sa game nila. So tara, tignan natin. And before that guys, bago natin puntahan tong game, kasi nga wala pa naman tayong token, and then as you can see here guys, wala naman tayong gas, kaya kailangan din natin ng gas dito. So kailangan natin ng tag-iisang token to para ma-refuel natin sila. That's why per day kailangan natin silang gasolinahan. And so kung bumili ka naman ng boxes mo dito, so dito yan siya lalabas. So dito yan bibili ng boxes guys, to mystery box. Ang cost naman niya ay 1,000 clash. So magkano nga ba yan? And actually guys, listed na pala siya dito sa CoinGecko. And mamaya papakita ko sa inyo kung magkano nga ba. Pero dito guys, dito sa CoinGecko is buggy pa siya dito. So ito yung price niya sa CoinGecko, pero sabi ko sa inyo, bug pa siya, or nagkaroon ata ng bug dito sa CoinGecko ang price ng token nila. Hindi ko alam kung bakit, dahil nga ba siguro sa Solana to siya. So that's why puntahan natin yung website kung saan tayo pwede mag-exchange, or yung price talaga ng token nila. So ito yung price ng token naman, 0.02 US dollars naman. So ang cost naman ng isang sasakyan dito para makapag-start ka maglaro ay nasa 1,000 clash. So nasa 1,250 yan siya guys. So nasa 1,250 yung kailangan natin. Pero dahil nga kailangan din natin ng panggas fee dito, so kailangan din natin ng extra. So dagdagan natin yan siya kahit 500 pesos. So sabihin na lang natin, i-close na lang natin for 2,000 pesos yung minimum na investment natin kasama yung gas fee dito. So ang cost lang ng sasakyan ng isang NFT dito guys ay 1,250 pesos. So yun lang yung cost dito. So
kung bibili ka ng tatlo, apat o lima, well, nasa magkano lang yan. So nasa 6,000 lang din guys, sobra. So kung gusto mong mag-invest sa mga ganitong games, always remember this guys, to invest only what you can afford to lose. So ito yung kailangan natin dito. So in my case, meron na akong sasakyan and then meron na din akong panggas dito sa Solana. So login ko lang yung account ko dito. So as you can see here guys, meron lang akong extra dito sa Solana ko na 0.03 SOL. So ito yung conversion ng Solana nila or nasa 150 or almost 200 na rin guys, pesos. And then, ang maglagay din ako dito ng 10 USDT. So kailangan natin ng USDT dito guys or Solana para pangbili naman dito ng cars naman din. So nag-cash in ako dito sa wallet naman dito sa Solana para naman ipakita sa inyo syempre ang pag-purchase ng token. So kailangan ko at least siguro mga 5 tokens, $5 or 173 tokens. So kailangan or try na lang natin guys, sabihin natin 50 lang yung ilalagay ko dito. So ito yan siya guys, pagpunta nyo dito talaga sa website nila, ito yung nakalagay dito. So hanapin nyo lang tong clash dito guys, clash. So lalabas na yan siya. So add nyo lang yung token and then in my case, kasi nga na-add ko na din to. So in my case, bibili na lang ako ng token. So worth 50 tokens lang yung bibilin ko. So insufficient balance pa, hindi pa niya nababasa or nare-read. So try ko na lang. So ito guys, sabihin na lang natin $5. So try natin swap. So ito yung lalabas dito sa Phantom Wallet naman. So try lang natin i-approve. Then transaction has been sent. Ayun, sobrang bilis guys. Nakita niya naman. So wala pang isang minuto, tapos na yung transaction natin dito. O yung conversion naman natin dito. So meron na ako ditong 150 clash. Actually, 173 naman ata to. Then ba't nakalagay 150 lang? I don't know. Pero try muna natin guys dito sa game. So dito naman tayo sa game niya. Ang mangyayari guys ay kailangan natin pumunta dito sa shop kung gusto mong bumili ng clash. Kasi nga, syempre pang laro natin dito. So, kasi nga wala pa naman tayo, andito yan siya guys, pang withdraw and then pang deposit. So, dito naman sa mga wala pang coins naman dito, so kailangan natin mag-deposit guys. Or yung pangbili mo, kailangan natin mag-deposit. So, sobraan niya guys, kahit 50 coins naman, sobraan niya lang kahit konti, kahit $2 lang, pang sobra lang. Kasi nga, para pang gas fee. So, try natin tong ilagay dito ang 150 clash. So, deposit lang natin. And as you can see here guys, nagkulang ako ng gas fee. Nagkulang ako ng gas fee and hindi na ako makakaswap nga dito. Kasi nga kulang na yung gas fee ko. So yung gagawin ko guys is bibili ako ng pang gas fee naman dito sa Solana. So tuturuan ko kayo kung paano nga ba bumili ng Solana dito. So isa sa pinakamabilis dito guys is galing dun sa Binance. Dun tayo sa Binance talaga directly bumili. Pero kung nahihirapan ka kasi nga $20 yung minimum natin para ma-send dito naman, kailangan naman natin ng $20 minimum or 1,000 pesos minimum naman natin sa USDT para makabili ka sa Binance. Pero tuturuan ko kayo guys, 500 pesos lang pwede na tayong makabili dito ng pang-gas fee ng Solana. So tignan natin dito guys, sabay. Dito tayo, punta tayo dito sa CryptoMaya. So punta lang tayo dito guys sa CryptoMaya and then click lang natin tong SOL or Solana and then mapupunta tayo dito. So ito lang yung bibilhin ko, 500. Although may bawas yan siya guys, 50 pesos. Pero hindi na rin masama kasi mabilis lang naman yung transaction dito. So pwede natin gawin guys, click natin itong buy and then click GCash or PayMaya. So ang lalabas dyan ay ito. So okay lang natin yan siya, basahin nyo lang yun. Ito lang yun siya guys, scan nyo lang to sa GCash nyo and then ito yung lalabas na name, number. Tapos lagay nyo yung GCash number mo dito and then yung reference number and then yung wallet address mo naman. So isasubmit mo yan siya. So within 5 minutes guys, wala pang 5 minutes, so marireceive mo na yung pinurchase mo dito. So ihintayin mo na lang yan siya dito and then lalabas na yan siya dito. And in my case, kasi meron naman laman yung Binance ko, so bibili na lang ako directly sa Binance ko. So ayun guys, meron na akong gas fee, nakabili na rin ako ng pang gas fee dito. So ang gagawin ko na lang is magka-cash in ako dito
kakashin ko yung binili kong Clash kanina dito. So refresh ko lang saglit. And then guys, ito guys oh. Connect your wallet lang and then Phantom. And then put your 150 or magkano ba yung binili mo. So lalabas yung transaction, approve lang natin guys. So let's wait na lang. And then in my case, ipopost ko muna yung video and then babalikan ko kayo ngayon. Tapos babalikan ko na lang. So approve na yung deposit natin. Click lang natin to or pwede natin itong i-copy. Click natin yung finish. Tapos balikan lang natin yung game. Refresh lang din natin guys. So guys, nandito na yung 150 ko na coins. So tara guys, try natin gasolinahan yung mga sasakyan natin dito. So paano natin sila gagasolinahan guys? Click lang natin itong status. And then may case ito na lang yung unahin ko. Refuel lang natin. So we will spend 1 clash. Ayun, napuno na guys. And itong lahat din, isahan ko na lang din sila lahat. So ayun. So gumastos ako ng 3 extra guys na cash or clash. So let's try to farm. Guys, meron siyang quick raise. And pero dito nga sa quick raise, magbabayad tayo ng 3 clash. So no thanks muna natin, try natin guys laruin yung game or tignan itong game. So in my case, ito yung sasakyan natin. So mute ko lang guys, baka makapiray tayo. Mahirap na. Grabe naman yun. Pero okay lang. So try pa natin. So try ko yung isa guys ha. Yung isang sasakyan natin. Yung ito. Try natin to. Try natin kung mangunguna tayo ngayon. Or malalas tayo dito. Yun, na-last niya ako guys. Kalokohan naman daw. So sige, try pa natin. So no thanks ko lang. Sayang naman yung 4 clash na pwede pa natin kitain. And then mamaya titignan natin guys kung magkano yung kikitain natin dito sa isang sasakyan dito. Yun, 4. Oh, grabe naman. 4 ulit. Sige, try pa natin. Kasi nga, mayroong 8 race kasi to siya, guys. Kasi nga, legendary to. So, meron siyang 8 na race per day. So, not bad. Di na rin masama, guys. Meron siyang 8 na race. Grabe, na last ulit. Grabe naman to. Puro last to, ah. Hindi na nalo. Tignan natin yung history natin, bro. Tignan nyo guys, so ito yung history natin dito. So total earnings natin, meron tayong 18 pa. So sige guys, laruin pa natin to. Tignan natin hanggang saan. Kasi nga meron pa naman siguro tayong, so meron pa tayong 5 race dito sa kanya. Itong isa guys, try natin guys. Try natin i-quick race itong isa naman. Let's try to use this. And then, quick race natin. Magbabayad tayo ng 3 clash. So, you win 7 races. You run 7 races. So, you won 56 clash. So, kumbaga yung na-earn natin dito ay 53 lang. So, yung isa naman,
So ito yung mabilis, guys. Sobrang bilis lang. Sige na lang, try na. Try na lang natin 'to. Per class, bahala na si Batman 40. Yeah, for the sake of the video rin, guys, syempre naman. Para malaman niyo din, syempre kung okay nga bang fast forward na lang natin dito or quick race na lang natin. So itong isa, try natin 'to laruin ulit. Oh, of course na lang 'yan lahat. Yun, 32. Well, anyway, guys, ito yung kinita natin lahat dito. So, by the way, gumastos tayo ng 4 plus 3 at saka 3. So, nasa 10 clash din yun ginastos natin. So, nasa 136 na yung kinita natin. So, magkano nga ba kinita ko today? So, titignan natin, guys. Kasi nga, wala pa naman sila dito sa CoinGecko. Kasi nga, bagi pa dito, guys. Nagbabag yung token nila dito or yung price ng token nila dito. So, kala nga ng iba, nag-rug pull na sila kasi nga, biglang zero itong token nila dito, guys, eh. Pero nag-bug lang. Kasi nga, makikita naman natin dito yung token. So, try mo natin hindi bawasan, guys. 146. So, nasa 200 pesos din, guys, yung kinita natin dito. Sa tatlong sasakyan natin dito. Pero, by the way, guys, ang presyo naman ng one token dito is 0.002. Or nasa 1.43 pesos naman daw, guys. So ito yung presyo ngayon ng token nila per pesos or per isang token. And so by the way, guys, yun lang yung binayaran natin, guys, pang gas fee, yung pag-exchange natin dito. Syempre yung transaction naman din natin sa loob, pagpasok natin or pag-deposit natin, guys, ng pera doon. Syempre yun yung doon lang tayo, guys, magbabayad ng gas fee naman. So basically, guys, ito lang yung buong game talaga. And then kung kailangan naman natin siya i-withdraw, nababawasan naman ito ng 10% per day. So basically 5 days yan siya, guys, kung pwede natin ditong i-withdraw na zero na yung percentage natin sa claim, yung fee natin dito, guys. So ito yung position natin kanina. So ito yung laro natin dito. So fourth place tayo. Pero buti na lang dito bumawi siya kasi nga nag-10. So anyway, 146 din, guys, yung kinita natin dito na clash. And hindi na rin masama kasi nga 1,200 lang naman, guys, or 250 yung puhunan natin dito. And isama mo na rin yung gas fee natin, siguro nasa mga 1,500 yung mga ginastos natin dito sa isang sasakyan lang. So in my case, kasi nga tatlo yung sasakyan ko dito, so medyo malaki yung kinita ko din dito. So paano naman natin to i-withdraw, guys? As you can see here kanina naman, i-claim natin yan siya dito, tapos i-withdraw natin yan dito. Connect lang natin yung wallet natin, and then i-withdraw natin kung magkano nga bang gusto mong i-withdraw. Like itong clash ko na naiwan dito, pwede ko tong i-withdraw, guys. Pero in my case, hindi ko naman to i-withdraw kasi nga wala naman akong i-withdraw pa. Kailangan ko naman din to dito. So dito lang muna yan siya. So, ito lang yung game niya talaga, guys. And by the way, pupuntahan natin yung white paper nila. Tignan natin tong rarity naman ng cards nila. So, ito yung cards, guys. Ito yung rarity naman dito. So, sabi dito, ang fuel daw is nagdedepende from 4 to 8 daw yan siya. And every sasakyan naman dito, guys, ay merong unique abilities. So, nakita nyo naman dito sa game, guys, meron siyang ability. Balikan natin yung game dito sa garage. So ito yung abilities niya, guys. So status lang natin. So ito yung ability niya, guys. Meron siyang durability niya, guys, +10, tapos yung fuel niya +10 naman. And then itong razor blade, hindi ko alam bakit ang nakalock to, or baka wala lang talaga to. Pero ito yung siya may pinakamalaking gas naman dito, guys. 8 naman yung gas niya. Syempre itong isa 7, and itong isa 5 lang. So, pero yung durability niya naman, guys, nasa 50. So medyo matagal din natin. Kasi nga, guys, itong laro na to, ang game na to, kailangan din natin itong i-repair. So pag naubos tong durability natin, i-repair natin or ipapamaintenance naman natin itong sasakyan natin. So gagastos tayo ulit ng 30 clash naman sa pagre-repair dito. So ito yung burning naman nila dito, guys. Kasi nga importante din na may burning sila dito. And it helps, guys, na syempre mag-sustain yung game and mas lalong tatagal yung game. So for now, ito lang yung, by the way, guys, nasa piso naman
or almost 2 pesos naman yung conversion ng tokens naman nila dito. So, kung meron tayong 100, so ikakalculate natin guys ang magkano yung kinita natin yung isang sasakyan naman dito. So, try natin tong isang sasakyan natin dito, itong blue. So, meron siyang 7. Try natin tong kahit itong isa na lang. So, meron siyang 6 plus 8 plus 8 plus 10 plus 6. So, meron tayong 38 na kinita. So, sabihin na lang natin kasi nga yung presyuhan talaga niya dito guys is andito. Nasa mga 1.70. So, times 1.78. So, kumita tayo ng 67 pesos naman dito. So, sa isang sasakyan yan siya, guys. So ito yung possible nakikita natin yung sa isang sasakyan. Pero nga, kung meron ka naman nakuhang magagandang sasakyan, eh mas mataas yung kikitain naman natin. So, in my case, meron akong 147 na nakuha. So, times natin yan siya sa 1.78. So, meron tayong 261 pesos. Guys, hindi na masama sa isang araw na paglalaro natin dito. So, magkano lang naman yung magkano lang naman yung pinasok natin dito. So yung puhunan natin dito guys ay nasa 1,250 times natin siya sa tatlong sasakyan ko. So, meron tayong ginastos na 3,750. Divide natin siya sa kinita ko today. So, magkano nga ba yung pwedeng kitain natin dito? Kano nga ba yung ROI natin dito? So guys, roughly nasa 2 weeks din or nasa 14 days din yung ROI natin guys bago natin makuha yung earnings natin dito. So hindi na rin masama sa mga ganitong laro guys kasi nga long term naman and fully docs naman din yung team nila dito. So, and always remember this guys, to invest what you can afford to lose lang. Always tayong mag-invest lang sa mga kaya natin mawala. So wag masyadong gumastos na hindi natin kaya, wag magsangla. And disclaimer guys, I'm not a financial advisor dahil nga paiba-iba ang presyuhan ng crypto. Volatile po masyado yung crypto and baka bukas naging 5 pesos na. So hindi natin sure ang takbo talaga ng market sa mga crypto games. So disclaimer, yun lang guys for today and guys, see you on my next video.